positive. Morning. Ayan, maaga tayo nagising. Kanina pang 4:30 gising na ako kasi nagluto ako ng almusal para kay panghanay tsaka kay mister kasi may pasok sila ngayon Sabado. So, si Bunso naman ay natutulog pa. So, ang pasok naman ni Bunso sa work niya mamaya pang gabi. So, yun, madilim-dilim pa. 7:30, 33. So, tayo, may pasok din tayo ngayon. Kaya, nag-prepare na ako. Yan, nagbihis na ako ng pang ano ko. Ng panglinis ko. Kasi may, ano tayo ngayon, cleaning. Maglilinis ngayon ako kay, ano, kay Sir Chris. Sa boss ko dun sa office niya kasi nga ano nagpapalinis siya ngayon ano pinapili niya kasi ako kung pwede akong Sunday or Saturday. So tinignan ko yung schedule na inano niya dapat before daw na darating yung mga bata. So nakita ko yung Saturday before 11 nandun na sila. So yun na lang sabi ko. Saturday na lang ako maglilinis, mga alas 8, sabi kong ganon. So, isa't kalahating oras ko lang na malilinisin yun. Kaya bago pa mag 11 o'clock ng umaga, tapos na ako, di ba? So, sandali lang. So, naka-prepare na yung dadalhin ko, yan. Yung bag na to. Ayan, yung mga panglinis ko. Binabag ko na lang eh. Ayan. Yung mga pang-cleaning natin. Tapos, siya nga pala, buti na lang tumawag si Mister ngayon. Katatawag lang niya. Pinaalala niya sa akin, sabi niya, Ma, sabi niya, birthday ni Mama ngayon, di ba? Ha? Ano na ba ngayon? Sabi ko, hindi ko na talaga alam yung date. Nakalimutan ko. July 16 na. So, tinignan ko nga sa phone. July 16 na nga. Ayan, Ma, sorry. Happy, happy birthday, Ma. Ayan, nasa heaven na si Mama. So, sabi ko, sige, pagpapasit natin siya kahit konti mamaya. Che-check ko yung sangkap ko dyan. And then, sabi ko, luto tayo nung putong bibingka. Tapos, sabi niya, di ba gumawa ka ng lumpiang Shanghai? Sabi niya. Oo, sabi ko, edi yun na lang. Sabi niya ganon. Oo, sabi ko, naka-prince nga pala yun. Edi, lalabas ko na lang siya mamaya. And then, gagawa tayo ng ano, yung putong bibingka. Tsaka konting pansit. Yan. Paghanda natin kahit konti si Mama. Nakalimutan ko. Akala ko hindi pa July 16. Ayan. Buti na lang pinaalala ni Mister kasi nakita niya daw sa... Hindi ko alam saan nagpa-pop yung ano niya. Yung nakita niyang ano. So, yung kaya tinawagan niya ako. So, tatawag ako mamaya sa kapatid ko. May message ko siya. And then, magbibili na lang din ako sa kanya na bilis siyang ano, makakain nila doon. Kung may ano pa ako doon. May pondo pa ako. So, yan. Mag-prepare lang ako kasi may alis na ako nito. Maglilinis tayo sa office ni Boss Chris. Tapos, mamaya kita na lang tayo kapag nakauwi na ako. So, ayan, naglalakad na tayo dito. Malapit na tayo sa office ni Chris, ni Boss. Ayan, oh. Malamig. Maaga akong naglakad para ma-prepare ko yung mga gagamitin ko. And then, sakto noon, 8 o'clock, ano na ako, makapag-start ako maglinis. So, ayan, lapit na tayo. Wala pang tao niya. Tingnan nyo. Sobra kadumi ngayon. Ang dami kong babacuum. So, unahin ko muna yung CR niya bago tayo mag-vacuum dito. So, binubudburan ko lang muna nung ano, itong pang-carpet para mabango siya. At least, bago ko siya i-vacuum, mabango na siya. Yan. Dilim dito. Hanggang dito lang naman eh. Hindi na ako pumapasok dito sa gym nila. Dito yung gym nila dyan. Pero hindi ako pumapasok dyan. Dito lang ako sa labas. Nasa front. Ipit natin itong table. Ayan, para mabango yung kanilang ano. Ayan, dito yung kusina. So, ayan. Ipit lang natin. Ayan, katatapos ko lang. Nagayos pa ako ng mga basura. Pinawisan tayo. So, lakad na tayo pa uwi para makapagpahinga tapos magluluto. Dito lang akong bote. Mga ano to, bote.
Kinuha ko, sayang naman. So, yan. Pauwi na tayo. So, yan. Dito na tayo sa bahay. Balik ko lang yung ating mga ginamit. Ano, panglinis. Kasi, ginagamit ko rin dito to eh. Yeah, balik natin. Tapos, ibababad ko muna yung sabon. Ay, sabon. Yung mga basahan na ginamit natin kanina. Ito, mga basa-basahan. So, ibababa na natin para malaban natin mamaya. Papahinga lang ako nito, tapos mag-asikaso tayo ng iluluto. So, diba? Sabihin bang ang nanay nasa bahay lang? Hindi lang nasa bahay. Hindi lang siya nakaupo or anong ginagawa. Kala nyo, pasimple-simple pretty lang yung mga nanay. Kayo kaya ang gumawa ng buong ano, gawa ng bahay. Tingnan ko lang, kung di kayo mapapagod, mas busy pa yung nanay. Diba? Akala kasi nung iba eh, pag nasa ano, wala kang work, nasa bahay, ah, nasa bahay lang siya. Ganon-ganon. Ano yun, nakaupo ka lang sa bahay? Siyempre nag-aasikaso ka rin, diba? Nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay. Eh, paano kung wala tayo? O, sino maghahain sa kanila? Sino mag-aasikaso? Diba? So, yan. Ligpit lang natin to. Tapos, hugasan ko yung mga boteng na pulot ko. Yan, o. Oh. Eto. Sayang yung mga bote. Nandun lang sa ano ni boss. Kinuha ko. So, yan. Balik ka kayo ulit mamaya. Yan. Habang nagpapahinga tayo, tawagan ko muna yung kapatid ko. Tatanungin ko kung may ano siya, may pondo pa ako doon para makabili sila ng pagkain na ano, handa ni nanay kahit ano lang. Order lang sila sa Jollibee o kaya sa Mang Inasal. Alam ko yun ang favorite ni tatay ko, yung Mang Inasal eh. So, para may pagsasaluhan sila ng ano, ng mga kapatid ko, tapos si tatay. So, yan, tawagan natin siya. Hindi ko lang kung gising nito o nasa school siya. Yan, hindi ko lang kung ano, pumasok siya. Nagtuturo sa kasi yung bunso ko eh. Yung bunso namin na kapatid. Ano siya, teacher sa public. So, tawagan natin para matanong natin. may text pala si, ano, may message pala si tatay sa akin. Kaya ngayon ko lang nabuksan. Noong July 2 pa pala to. Hindi kasi ako nag-o-open ang ano, messenger ko. So, may message pala si tatang. Yun, nagpapasalamat siya sa lahat ng tulong daw namin sa kanya. Mga binibigay namin. Ayan. Kasi, alam nyo ba, madalong na lang kami magkausap ni tatay ngayon. Dahil nga, yung phone niya na pinabili ko sa kanya, yung ano, ginagamit niya dati, winala niya, nilaglag niya. So, ngayon, ang ginagamit na lang niya, yung sa kapatid ko, kaya lang, pag ginagamit niya yon, ano siya, nag-i-stop ba yung ano niya. Hindi siya maganda kasi mura lang yung nabili ng kapatid ko na yun eh. Yung cellphone na yon. Kapag nag-video call kami ni tatay, hindi daw niya ako, nakikita niya ako siya, hindi ko siya nakikita. Ganun na nangyayari, so boses lang. So, yun. Tapos, nag-ano pa siya, naglo-loading. Kaya hindi na kami masyadong nakakapag-video chat ni tatay. So, ngayon may message siya. Nakapag-message pala siya nung July 2 pa. Ngayon ko lang nabasa. So, ngayon tatawag tayo kay sa kapatid ko. Kasi ito naman kapatid ko na to, laging busy. Eh, anong oras na umuwi sa bahay. Kaya minsan, hindi ko na siya rin natatawagan. Kaya, imbis na si tatay dati yung natatawagan ko, nakakapagkwentuhan kami kahit na umaga, niya, tanghali, gabi. Eh, yung kapatid ko kasing ano, teacher, syempre pagod na rin yon, kakalit na umuwi, hindi ko na siya naistorbo ba. So ngayon tingnan natin, try natin tawagan yung kapatid ko kung nasa school siya o nasa bahay. Try natin, call natin siya. Para tapos papakamusta ko na lang, magpapakamusta na lang ako kay tatay. Hindi ko alam na message pala siya. So, yan, try natin. Kaso kapampangan ng usapan namin ito, hindi nyo maintindihan.
Tunog pa yata ah. Ano bang oras? Ito 10:15 na, wala pa. Baka nasa school. Connecting. Ayaw. Try ko ulit mamaya. So, eto na muna yung iluluto natin ngayon. Mamaya, pansit tsaka yung lumpia. Meron pala ako nito, di ba, yung nabili ko sa Costco. So, iluluto natin para may ano tayo. Fried chicken. Hindi pala fried chicken. Igigrill natin. Ayan. Tapos, eto yung naka-frozen kung ano. Lumpia. Lumpiang Shanghai. Dalawa yan. Ay! Ano ba yan? Ayan, dalawa. So, ayan. Lalagay ko muna sa chiller yan. Ito, sasalang muna natin. Tapos, yung pansit, mamaya luto natin. So, ayan, maghihiwa tayo ng mga sangkap ng pansit. At saka, nakasalang na rin yung aking ano. Ay po, yung chicken. Ginigrill ko siya sa microwave natin doon, sa convect natin. Tapos, yung baboy na isasahog natin sa pansit, ayun, pinapakuluan ko na. So, ang luluto nating pansit yung ano, yung regular na pansit natin, hindi yung ginagawa kong mabilisang parang stir fry lang. So, yun. Tsaka yung mga gulay ko, hindi rin kumpleto. Ito lang, lagyan natin ng carrots ko isa. Tapos ito, yung pinagamitan na ni Miss Panganay ito, yung tirang niyang ano, cabbage. Ito pa yung dala niya, oh, yung libreng gulay natin. So, baka magamit din. So, ito lang lalagyan natin. Tapos, meron tayong bell pepper. Nabili ko yung ano yun, nung Sabado to. Yung sa wet market, katabi nung gulayan. So, lagyan natin ng konti. Yun nga. Yun lang ang mga gulay niya. So, yun lang ang mga sangkap. Tsaka lang yung baboy. Tapos gagawa tayo ng putong. Ayan, putong bibingka. Tapos, ito lang yung pansit na luluto ko. Isang ganyan lang, isang balot. Kasi sa amin lang naman. So, tamang-tama na sa amin yun. Tapos may chicken naman, ganda yung lumpia, di ba? So, yun nga, kanina, ka-chat ko yung kapatid ko, tinanong ko nga kung meron siyang, meron pa ako palang pondo. Sabi niya, wala na raw kasi, pinambayad daw nila sa kuryente, tsaka sa tubig. Eh, mataas daw yung kuryente ngayon, tsaka yung tubig. So, naubos na yung pondo ko. Pinambayad na nila. So, sabi ko, so, wala na pala akong pondo. Wala na ako mahihiram. Sabi kong ganon. Eh, tinanong ko siya kung meron siyang extra. Kahit 1K lang. Pambili nilang ano. Pang-order nila ng pagkain nila para sa handa ni nanay. So, yun. Sabi nga may extra pa naman daw siya. Kaya lang, tinanong ko na rin kung kailangan niya baka agad yun. So, para matawagan ko si Mister, makapagpadala si Mister ng ano, kaagad, abunuhan na lang ako ni Mister. So, yun, sabi nga niya, hindi pa kasi siya sumasahod si Sister ko. So, tinawagan ko na si Mister, sabi ko kung pwede, pag break niya, mag-transfer siya kaagad ng ano, $550 lang, kasi ang palit naman dito, 37 something eh. Uwi ng ano yun, yung $50, 1.8 na yon. Kaya, sabi ni Mister, bakit $50 lang? Sabi niya ganun. Eh, gawin na natin sandaan, sabi niya. So yun, nag-hop-hop kami ni ano, ni Mister. Binigyan niya ako ng ano, binagdagan niya yung $50 ko. So, ang tinransfer niya, $100. Kaya, ang pumasok sa bank account ng kapatid ko, 3,753. O, diba? Yung 1,000 na dapat na ano, 1.8 lang na papadala ko eh, nagdoble. So, yun. Tapos sabi ng mister ko, pabigyan mo na lang si tatay, sabi niya.
Tsaka mag-request ako, bilis sila ng pancit, sabi niya ganun, para kay nanay. So, yun. Ako na doon bahalang maghati-hati doon sa 3-7 na yon. So, sabi ko, sa kapatid ko, yung pambili nilang food, nandun na. And then, take 500 sila nila, ng kapatid ko, sa si tatay. Tapos, meron pa silang pambiling ulam para bukas, diba? I-budgetin nila yung natitira. So, yun. Ganun ang nangyari. Kasi, hindi pa ako talaga magpapadala ng pera sa kanila dahil sa katapusan pa. Iniipon ko pa yung pinapadala ko talagang allowance ni tatay. So, yung pinadala na namin ngayon ni, mister, extra lang yon. Kasi, diba, naglinis ako kanina. So, kumita tayo ng $55 doon. So, yun. Doon ko talaga, nilaan na. Kasi nga, hindi ko alam na nga pala birthday ni nanay ngayon. Buti na lang ang sabi ni mister kanina. So, naalala ko naman, para na may kakainin din naman sila tatay doon, tsaka yung kapatid ko. Yung mga kapatid ko, yun. Dalawa kasi yung kapatid ko. Bunso yung teacher, tapos meron akong kapatid na pangalawa, lalaki. May anak na. Kaya lang, single parents. So, yun, kahit pa paano, kung meron din ako, natutulungan ko rin siya. Binibigyan ko ng panggastos niya. So, yun, tama-tama. Dinagdagan ni Mr. kanina, meron din siya. At sa katapusan pa kasi ako magpapadala. So, yun, nakapag-video chat kami ng kapatid ko. Tsaka si tatay, nakita ko rin. Hindi nga daw maganda yung cellphone na isang pinapagamit ng kapatid ko kasi nga nawawala yung video call. Eh sabi ko, yung ipon niya madagdaga. Kasi nag-ipon si tatay, kada binibigyan namin ng pera, tinatabi niya ngayon para daw makabili siya ng cellphone. Eh paano ba naman kasi nilaglag niya yung binili kong cellphone sa kanya. Bagong wala pa mang isang buwan yun. Bagong-bago, nilaglag. Kaya swerte nung nakapulot. Kaya alam sa atin, pag nakapulot na, wala na. Wala nang balik. Kahit na tinex mo na yan, tinawagan mo na. Kumbaga sa atin finders keeper, sabi nga. So, kahit na tinex na ng kapatid ko, wala. Hindi na binalik. May intention na talagang ayaw na ibalik yung cellphone ni tatay. Kahit na sumagot nga siya pangiti-ngiti lang daw. Ibig sabihin, ayaw niya talaga ibalik. Kahit nakiusap na yung kapatid ko. So, yun. Kaya si tatay, inaano ko siya. Tinitiis ko muna ngayon ang sabi ko, mag-ipon siya. Kasi para malaman din niya na hindi biro-biro yung pagpapadala ng pera tapos makabili lang ng cellphone, di ba? So, yun. Iniipon niya yung mga bigay namin. Malapit na rin yung birthday niya. Sigurado, magkakaroon na naman siyang pera. Magdadagdagan yung ipon niya, makakabili siyang cellphone. O kaya, may cellphone dito, hintayin ko pang may umuwi para mapadala. So, yan. Hiwain ko lang yung mga sangkap. Tapos, balik ako yung mamaya. So, yan. Nagbabalik. Ayan, natapos na rin yung ating pagluluto. Nakakain na nga yung mga bata kaya medyo nabawasan na yung ating nilutong mga ulam. So, ayan, yun na prepare natin sa birthday ni nanay. Ito yung kanina, yung chicken. So, 5 pieces siya, kaya lang 3 na lang. Kumain kasi yung 2 bata. Tapos, ayan yung pansit natin. Ganyan lang kadami, di ba? Yung sambalot ng sotanghon. And then, ayun siyang hay natin. Yung sambalot lang na plastic bag, yun ang niluto ko. So, kami lang naman kasi. Ito yung ating putong bibingka. O, diba? Nilagay ko sa maliit na llanera. Dati-dati, niluluto ko yan. Binibake ko yan sa isang lagayan lang. So, ngayon, pinaghiwa-hiwalay ko siya para maging siya. Parang style cupcake. So, yan ang putong bibingka natin. Yan ang pinaka-cake ni Mama. O, diba? Tapos, meron pa tayong pandesal doon. Yung nabili namin sa Costco. Tsaka yung isang tinapay. Diyan. Hindi ko alam anong pangalan nito Tapos, yung inumin natin. So, yan. Yan lang handa ni nanay. Happy, happy birthday, ma!
ano na siya, 67 years old. Yan. Happy, happy birthday, Ma! Happy birthday in heaven! Alam ko, yeah, masaya ka. Although, nakalimutan ko. Buti na lang pinaalala ni Mr. sa akin. So, ayan. Tapos, nakatawag na ako sa mga kapatid ko, tsaka sa kay tatay. So, may handa ka rin doon. Bibili sila, mag-o-order sila ng, ano, ng handa mo. Ayan. Happy, happy birthday! So, buksan natin yung kandila. Pagkanta natin si, wala pa si Papa eh. Nasa work si Mister. Oops, kami na lang. So, ayan. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Happy birthday, Ma! Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Ayan. Ayan natin. Blue! Yehey! Yan na! Wala lang si, ano, si, ano, si, Mister, kasi nga nasa work pa. So, yan, pinagkanta na natin si Nanay. Yan lang yun na, ano, handa ni Nanay. Di ba? Ay, naku, pagod ako sa pag-prepare. So, worth it naman. So, yan, pipicturean ko lang yan para isend ko sa kapatid ko. Share din naman pa, isa-send sa akin yung picture niya mamaya. Kung ano yung in-order nila. So, yan lang yung ating ano, ganap ngayon. Kaya, pinagdiwang natin yung birthday ni Mama. Nasa heaven na siya. So, alam ko masaya siya niyan. Nakikita niya to. So, yan, maraming salamat. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod naming videos. See ya!